Hello again. Good evening. Ito, pakita ko lang sa inyo yung laman ng aking grow tent. Currently, it's growing. Ito yung main na pinapalaki ko. It is this chili pepper. Hindi ko alam kung anong variety. It's either siling panigang, hot pepper, or sweet pepper. Kasi nga, anong nangyari kasi, when I germinated them on these square pots, tapos napabayaan ko, most of them didn't germinate. Tapos ginawa ko, kinuha ko na lang yung mga healthy. Tapos ito yung, so happens na ito lang yung nailagay ko sa malaking pot. Tapos ito, hindi ko pa rin natatransplant. And also, kung makita nyo dito, ayun, meron pang tumutubo doon. Kasi nga, yung galing sa mga ganitong pot, na merong seeds na hindi nag-germinate, hinalo ko dito. So ayan, may mga tumutubong ganito. Actually, meron pang isa ito. Napansin nyo? Galing din siya dyan. Ito, binunod ko lang dito. Nagugat siya dito sa area na to. So, binunod ko, nilipat ko dito. I intend on growing this on standard, hindi standard, kratty setup. So, meron akong timba. Tapos, lalagay ko ng snap solution. Tapos, ito yung lalagay ko. This one, siguro this one, or this one. Ay, medyo malaki na to. So, I think I'll just grow this on the same as this one. Mas maliit na fabric pot. This is a smart pot. 5-gallon smart pot. This is a coco perlite mix. Perlite ito, itong ano, mga to. For aeration. And then, syempre, yung coco coir as usual. Ito, bubunutin ko tapos ililipat ko sa DWC. Kasi papakita ko nga sa inyo yung different ways kung paano gamitin yung snap. So, ito. Nakita nyo to. Kakalipat ko lang nito days ago. Ang alam ko. Siguro kung nakita nyo yung meron akong video na sinetup ko tong tent. Ayan o, nakita nyo siya. Namumulaklak na. So, I think this is 3 weeks until nag-flower. 2 weeks na nasa ganitong pot. Tapos, nilipat ko siya dito. Tapos, within 2 weeks, ayan na, nag-start na siyang mamulaklak. As far as I know, this is self-pollinating. Hindi ako expert sa chili peppers. But as far as I know, these are self-pollinating. So, hindi wala na ako kailangan gawin kahit hindi makapasok dito yung mga bubuyog, magpo-pollinate yan at magiging bunga. So, ito, for now, siguro bukas ko pa ito malilipat sa, para magkasya dito, I don't know, I'll think of a way to, ano, kung mapapagkasya ko. Kaya lang, kulang na kasi yung ganito ko, yung aking coco perlite mix. So, palagi ko, 3 gallons na lang yung mapupuno nun. So, ito lalagay ko sa 3 gallon na smart pot. Ito lalagay ko sa 5. Ito, the usual 5 gallon na 5 smart pot. Tapos, ganito nyo. Ito yung aking mga seedling. Ito yung pepper, which I intend to grow on kratky. Tapos, ito, standard snap hydroponic setup. This is different types of basil. Meron dito yung sweet basil, Thai basil, at saka lemon basil. And then, ito yung mga lettuce na yung ini-sow ko nung I think a few weeks back. Ito yung way past the sow by date. Okay, now I remember. This is yung iceberg lettuce. Talagang patay talaga siya. Which I even tried using yung soaking method para mapili yung mga viable seeds. So, unfortunately, lahat sila hindi viable. Ayan, inaamag na siya. This is mold. Ito naman yung Lolo Rosa na past sow by date. Nag-germinate yung iba. I intend to, may natitira pa dun sa packet. So, I intend to sow all of them para makita natin kung may mag-germinate pa nga. Ito yung Lolo Rosa na hindi pass ng sow by date. Medyo napabayaan ko kasi sabi ko nga na hospital ako. Ayan, medyo naninilaw na. Kasi walang sustansya yung coir. So, naninilaw na siya. I'll water them tomorrow kasi wala na on time. Ito, napabayaan ko rin kaya nangamatay yung iba. Nakita nyo. Nangamatay yung ibang seedling. This is, I think, kung hindi green wave. Kung hindi siya green wave ay romaine. So, yun. And then, this is just yun, a cutting. Euphorbia lactea na variegated sa crested. I'm trying to root it. Sana mag-root. So, yan. So far, ito yung mga nasa grow tent ko. So, sana magbunga na tong pepper na to. And I'll show you yung mga ibang setup. Deep water culture, simple kratky. Ang totoo, kaya nyo itong palakihin sa bucket lang.
As long as hindi nababasahin, bakit ninyo. So, yun lang. Yun nandun, yun ay isang kanan lang yan. I'm trying to dry it kasi fresh pa. Made of sampalok. Hindi po namin pinutol yung sampalok, naputol yung sampalok. So, ginawa namin, pinagpitutol-putol namin para gawing sangkalan. Ayan, so that's it. I'll post another update tomorrow para makita ninyo. Ako natutuwa lang ako dito sa chili pepper kasi ngayon ko lang sila nakitang sobrang healthy. Ayan, berdeng-berdeng. This is just snap. I water it regularly with snap solution, full strength. Tapos in between, I water it with plain water. Nakita nyo, basa siya. Kahit napabayaan ko siya, kaya nga, kasi I wasn't able to attend to my plants for a total of 4 days. Ayan, halos walang nangyari sa kanya. Dire-diretso lang yung paglaki. Kasi nga, malaki to. Malaki yung capacity nitong 5-gallon na smart pot. Well-aerated. Tapos, wala namang ibang environmental pressure para lumaki siya. So, yan. Lumalaki lang siya ng lumalaki. And yun, that's it. I'll post another update tomorrow. And thank you very much for watching. Good evening. Bye-bye.